Mukhang ang kliyente mo ay patong-patong na, kabi-kabila na ang mga final laban sa kanya. Ano po mga aksyon ang gagawin niya? Pinakalatest po yung tax evasion na sinampa magandang ng Bureau. Magandang umaga sa iyo, kabayan. Magandang umaga sa iyo. Well, boss, yung tax evasion kasi, opo. Kung kasi titignan mo naman ang purpose naman ng gobyerno, magbayad ng tax. Kung sinabi mo tax evasion, willful yun eh. Yung talagang deliberate, talagang sinadya mo, ayaw mo talaga magbayad. Kahit na hinihingi na sa'yo yung pagbabayad. E sa kaso naman ni Mayor Andis, wala pa naman formal demand para bayaran. In fact, kung merong assessment, sabihin dapat ng yung due process kasi may assessment, sabihin ng BIR, o ito ang deficiency mo, babayaran mo. Wala naman dapat tax evasion. Yung kasi kung titingnan mo, halos mayigit 90% ng mga businesses sa Pilipinas, eh meron talagang letter of authority yan, ina-assess yan, inaalam kung tama yung mga nababayaran nilang buwis. Pagka ganun, nagkakaroon ng sagutan yan, pag at the end of the day, sasabihin ng BIA, hindi, ito bayaran mo. Babayaran mo yon. Pag hindi mo binayaran, doon ka lang nila papahala ng tax evasion. Pero sa kaso ni Mayo, wala pa namang sinabing bayaran mo, ganito, ganito. Wala pa naman. Pagkaano, bayaran mo yan, tapos yun. Tony, ba't kailangan pa sabihan siyang bayaran? Nagsimula ito nung inamin po ni Go na kanyang inilipat ang kanyang share sa Bapho Land Development Incorporated sa isang nagangalang Jack Uy. At natuklasan din po ng BIR na ang transfer ay walang capital gains tax at walang documentary stamp tax. O kailangan pa ba ho yun sabihin sa kanya? Kasi sir, ganito talaga yan. Yan talaga ang proseso. Yan ang tinatawag nilang due process. I-assess ka muna ng BIR. Ito dapat mong bayaran. Tapos magkakaroon sila FLD na tinatawag. Meron preliminary assessment, final assessment. Meron ganyan ng BIR. Tapos, pagka hindi kayo magkasundo, bibigyan ka ng sulat ng BIR. Formal letter demand. Final decision on disputed assessment. Mga ganda niya. Proseso kasi yan, boss eh. Opo. Talaga ganun yun. Lahat ng negosyo sa Pilipinas, ganun ang proseso. Ay, pero matagal na ho ito. Ano pang proseso ang hinihintay natin? Dapat matagal nang nagbayad, sigo. Matagal talaga yan. Kahit yung mga assessment, listen, umaabot na lang. Sa totoo lang ngayon, may 10 years silang ina-assess sa BIR. May mga CNC tayo, no? Minsan 5 years, 10 years na ang assessment. Ang discovery kasi yan eh. Upon discovery ng BIR, meron silang 10 years or certain period para maningil ang gobyerno. So yan, upon discovery, magkakaroon ng legal process yan. Ayan kasi boss ang batas eh. Yan ang batas eh. Opo. Pero dapat, tanong pa rin doon namin, dapat nakipag-usap na sila sa BIR at nagbayad na sila ng karampatang obligasyon dahil lang sa ginawa nila. At malaki itong Bapho na ito. Malaki din yung kanilang ang Bapho Land Development at malaki din yung ginamit ng mga ng paguan. So, malaki din babayaran nila. Well, actually, nagkakaroon naman ng process, nagkakasagutan pa nga sa BIR. Nagsimula na ho ba? Meron tayong legal representation doon. Opo. Na nagulat na eh, kasi bigla pinail, ano pa sa din, wala pa nga kami natatanggap na decision sa mga disputed assessment. Wala pa nga final assessment. Wala pa formal demand letter. So para sa amin, premature yan. Kasi, paano kung, kasi boss, meron tayong batas. Pag ito'y sinabi ng batas na proseso, sundan natin. Pag hindi, violation ng due process yan. Dismiss agad yung kaso. Opo. kung sinulatan mo, sabi mo, oy, tapos na yung usapan natin. Ito yung final assessment mo. Bayaran mo to. Tapos, hindi ka nagbayad. Papadala na nila ng letter, demand letter. Pag hindi ka nagbayad, talaga nga, ayaw mo magbayad. Kasalanan mo yun. Ang kliyente ho ba ninyo ay nagpakita na ng intensyon na magbayad? O kailangan pa silang sabihan? Oo naman. Kami ho hindi. Kami mga Pilipino talagang bumunta kasi sa BIR at nagpapa-assess kami kung magkano ang babayaran namin. Kayo, ibig niyo sabihin, ang inyong kliyente may special treatment? Hindi ho special treatment yan. Ba't hindi ho nagpunta sa BIR? 90% ng Pilipino ina-assess. Oh. Hindi silang voluntary nagpapa-assess. Nako. Ina-assess yan. Pinapadalahan sila ng letter of authorization. Uh-huh. Alam niya sa BIR.
isang establishment sa Pilipinas. Oy, nawawala po kayo. Attorney, sandali ha, nawawala-wala. Ayan, yan, yan, yan. Kayo ho ba ay mobile o nasa loob ng kwarto? Hindi, nasa mobile po ako. Mobile. Okay, okay. Okay. Ikaw pala pa na nawawala-wala. Oho. Pero mabagal ang traffic, boss. Oho. Ano yung kaniyang sinasabi ho ninyo masira ang signal? Kumpleto pa lang yung impression mo, kabayan, sir. Opo. Na special treatment. Kasi, boss, lahat ng establishment pinapadalahan niya ng letter of authority. Buksan niya yung libro nila, pag-aralan, punta ba yung wisdom na bayaran na. Hindi naman nangyayari yun na perfect yung buhay niya. Ay, nawala. Yeah. Opo, oh. Nawawala-wala. Oo. Ay, hindi, kasi mobile nga siya eh. Sana huminto muna si attorney kung mapapakiusapan natin. Kasi kahit tawagan mo uli, kung mobile siya, mawawala-wala pa rin yung signal. Attorney? Yes, sir. Ang boss, ang sinasabi ko, hindi naman special treatment. Diyan, correct lang yung impression. Kasi ang IR talaga, nagpapadala siya ng letter of authority sa lahat ng taxpayers. Kasi, hindi naman kasi perfect yung collection ng taxes eh. So, pagka pinadala ka ng letter of authority, sasabihin sa IRS, buksan mo yung libro mo, pag-aralan namin kung tama yung binabayaran mo. So, pagka ganun, sasabihin mo, hindi tama yung binayaran ko. So, eh, nagbabayad ba siya? Eh. Ang tanong ko, nagbabayad ba siya? Hindi, yun lang nga eh. Kasi kung hindi ka magbabayad, hindi mo maitatransfer yun, di ba? Hindi, kung nagbabayad siya, sabi nyo, hindi tama. Baka hindi siya nagbabaya din. Walang itatama. Boss, yung negosyo ni Mayor, more than dekada na. Meron naman siya binabayaran. Ngayon, kung merong deficiency doon, bayar niya. Kaya nagbabayad siya. Kaya lang, eksakto ba yun? Yun ang tanong. Yun, oo. Kasi kung hindi eksakto doon, i-assess ka. Ay, mukhang malaki ang i-assess sa kanya. Meron pa siyang piggery, inamin niya yan. Meron siyang meat shop. Correct. Meron siyang farm. Correct. Meron siyang embroidery business. Paano yan? Correct yan, boss. Opo, kasi lahat ng establishment talaga, i-assess yan. Mm-hmm. Padadala ka ng letter of authorization. Pero hindi naman, hindi iba kasi yung assessment, iba yung tax evasion eh. Kasi pag sinabi mo, ang concern kasi ng BIRS, mabayaran yung taxes sa tamang buwis. Ngayon, kaya nga nila i-assess, papadala ka ng letter of authority para magkasagutan kayo dyan. Ngayon, kung talagang may deficiency, kasi nagbabayad ka naman eh, pero hindi sapat, sabi ng BIR. Ito naman, sasabi mo, hindi, tama naman yung binayaran ko. Pero at the end of the day, sasabihin ng BIR, hindi, kulang. So, bayaran mo to. Eh, but ang tawag ko ng BIR, attorney, tax evasion, labang kay Mayor Alice Go. The tax evasion. Kaya nga, tax evasion yan, pero para sa akin, premature yan, kasi hindi mo pa nga sinisingil. Saan mo sasabihin evasion kung hindi mo pa sinisingil? Pero attorney ho kayo, hindi ba kailangan na lamang na pumunta kayo sa BIR at BIR, ito ang aking utang, babayaran ko, paki-check naman ninyo kung tama ho ito? Wala, may ginawa ba niyo? Correct na, boss. Kaya meron tayong assessment na yun. Kaya ngayon, hindi nga, nagpa-assess na ba kayo? Tama ka dyan eh. Nagpa-assess na ba kayo? Kaya nga, ongoing po yung assessment. Anong ongoing? Wala pa nga ho. Dahil sabi ng BIR, tax evasion kaysang inihain laban sa inyo. Nagkakasagutan pa kami. Ha? Nagkakasagutan kami sa BIR. Meron tayong legal representative doon. Nagkakasagutan pa kami. Sino ho yung legal representative ninyo? Hindi ba ho kayo? Sino po yun? Hindi ako. Meron ako. May tao kayo? Pinatason doon. Opo. After pa akin, pero hindi ako. Oho. Ang ibig sabihin, sa ngayon, ang proseso is inaalam magkano dapat niyang bayaran. Mm-hmm. It is ganoon naman talaga ang sistema natin. Batas yan eh. Lahat ng taxpayer, pag may duda ang BIR, padadalang ka ng letter of authorization, LOA, ang tinatawag, LOA, para alamin, mabuksan ng BIR kung magkano ang utang na hindi mo nabibigay. Mm-hmm. Kumayan! Subscribe na sa Tele Radyo Servisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.